hapon mga kasibak. So, andito na naman nga pala si Momo ng Sibakerox ng Okada. And bago ang lahat, hopefully sana lahat kayo nasa mabuting lagay sa kabila ng crisis na kinakaharap hindi lang ng ating bansa kundi ng buong mundo dahil sa COVID-19 na to. And sana sama-sama tayong magdasal kay Boss na dumating na o mapaaga na ang pagsasaayos ng lahat at maging okay na rin ang nangyayari sa buong mundo ngayon. Okay, so shoutouts muna syempre sa JCS Racing, kay MMVT Clothing, Team Graffiti, Sun Racing Philippines, and shoutout sa lahat ng tropa. Hindi ko napapahabain to. Ano ba tong topic natin? So makikita nyo, may mga lumalabas na mga picture at mga clips ng video ng M3 namin mula nung itsura niya before na-inbox siya ng napakasagal na panahon at mula dun sa hanggang sa na-restore namin siya. Okay, so may mga nagtatanong kasi sa akin, so may mga hindi naniniwala na itong araw, hindi nga araw yun yung M3 na binuo namin. Itong M3 na to, binuo namin to sa JCS Racing. Ang nangyari sa kanya for almost 3 years, na-inbox siya, napyesahan, natanggalan na kung ano-ano, na arawan, na ulanan, na baha, and so forth and so on na. So, ganito yung nangyari. Nakatuwa sa motor na to, nung kinuha namin siya, pagdating namin sa shop, isang start lang, umandar, pinalitan namin ng battery, syempre, and at the same time, pinalitan namin ng gas, since, ayun nga, syempre, panis na yung gas niya, and panalitan din namin yung fuel filter, and FI cleaning namin siya. But overall, umandar siya nang wala kami naging problema. Binaba lang namin yung makina, syempre para linisin, i-refresh lahat, pinalitan namin yung gilid. So, after nito, ipapakita namin kung ano na yung itsura niya ngayon. Then after nun, simpleng discussion kung anong nangyari ba nung na-restore natin siya. Right? Balikan ko kayo mga kasibak. Okay, so ito na nga mga kasibak, since nakita nyo na nga yung picture niya before ng entry namin na to, na kulang na lang isang junk shop ang pumirma at ikakalakal na. So since gusto nyo makita, may mga nag-request sa amin na kung ano raw ba yung ginawa namin dito sa entry na to, simulan natin, okay? So dito muna tayo sa harapan. So ang ginawa namin, almost all flarings, all fairings niya, mula sa glossy hanggang doon sa mga black parts niya, brand new. Salamat nga pala doon sa mga tropa na nagbigay daan para makompleto natin to. Kanila Boss Paul, Paul Manila, syempre kay Boss Jay, syempre sa JCS Racing, sino pa ba? Si Boss King at si Boss Jack. Si Boss King at si Boss Bong, sorry. And shoutout na rin kay Boss Jack ng MMVT Clothing. Okay, so simulan natin sa ibabaw. So, itong PS16 niya, 2 na ito. Ngayon, nakita nyo, wala nang maipiga. Since medyo kulang tayo sa budget, naglagay muna tayo na medyo mga copy-copy lang muna. So, si throttle niya at si fittings niya, copy lang yan, tie-copy. However, yung pinaka-throttle cable niya, yan, Thailand talaga. So, sa kabila naman, si domino clutch lever, napakahirap niya. Tiis pogi, ang layo, ayan. Pero overall, okay naman siya. Copy lang din yan. Hindi naman tayo, sa susunod na tayo magpalit. So, ano ba yung braking system niya? So, PS16 na original yung taas. Tapos yung baba niya, may marine hose, original. Courtesy of, ano ba to? Moto Garage PH. Tapos si Brembo caliper, 2-pot, original din. Tapos si Wasp disc, galing kay Boss Paul. And 100% white gold sa outer. White gold bolts outer, rather. Tapos, sa inner niya naman, kasama ang engine, combination ng gold at titanium.
Ayan. Punong-puno yan. Ayan. Tapos, syempre, sa Samco hose. Ayan. Saka makikita nyo mga kasibak, meron pa rin namang mga kalawang parts. Ayan. Syempre, sa pagkaka-imbak niya. Darating ang time siguro, doon na natin papapinturahan yung ano, yung pinaka-chassis niya. Pero hindi pa sa ngayon. So, ayan, si Coso Racing Fan. Nakalagay pa rin. Syempre, si carbon fiber. Hindi siya hydro dip. Ayan. Tunay. Ayan. Okay. So, pumunta tayo sa gulong naman. Ang gulong niya is Falcon Gold. Courtesy of Boss Paul ulit. At syempre, naka RB517 siya. Medyo gusto ko nga sana mag rim set. Pero since naunang nabili ni Kylie itong ano, itong mags. Ito na muna tayo. Ayan. So, susunod is... Ayan. Ang buong panggilid niya is sponsored by Sun Racing Philippines. Shoutout sa inyo guys. Shoutouts din kay Boss Dante Mejia. Shoutouts din syempre sa JCS na nagbigay daan para makahingi tayo ng tulong sa Sun Racing sa pagbuo ng entry namin na to. YSSG Sport. Kasi yung kaya ang pinili ko, kaya hindi siya nag-all-ins. Kasi ang pinakagusto kong maging concept niya is blue, white, red. With a touch of red. So, si G-Sport, since isa sa, ang red spring, eh, isa sa mga pinaka-trademark na kulay ng YSS, eh, yan ang pinili ko. Tapos, ayan, Brixis, yung rear brake niya, K-Tech. Tapos, as usual, syempre, salamat kay Tragic FI at kay Boss Luis. Ayan. Yayamanin center stand and side stand. So, ang nilagay kong side stand niya is 14s kasi mas maganda ang tindig niya kumpara pag naka-17s. Tapos, pangalawa, ang nilagay ko pa Mio Sporty kasi ayoko na yung may sensor pa. So, hindi siya namamatay kapag sinide stand ko. Ayan. Okay. So, nothing much naman talaga dito sa entry namin na to. Pero since nakita nyo nga yung picture before niya, eh grabe talaga, di ba? Grabe talaga yung drastic change na nangyari sa kanya. At isa pala to sa mga pinaka-favorite namin na part ng motor na to, kung makikita nyo. Ayan yung pito. Ayan. Nakakatawa lang. Race. Okay. Okay, so mga kasibak, ito lang muna. So, ang mga tanong nyo, ano ba na-encounter na problema niya ng makina niya? So, binaba yung makina niya dahil sa dahilan na syempre, kailangan i-refresh. Ikaw ba naman, may imbaka ng 3 taon? So, ayun na nga. So, salamat mga kasibak sa panonood. And balikan ko kayo ulit mamaya for our ending message para sa inyo. Alright? Ride safe. Bye-bye. Okay, so mga kasibak, kayo na nga. Nakita nyo na nga yung pinaka pag-showcase namin ng entry na binuo namin. So, kung may mga iba pa kayong idea na pwede nyo ibigay sa amin, feel free to comment it below. At kung may mga simpleng tanong din kayo, mag-comment lang kayo. At kung nagustuhan nyo itong video na to, give this a like. And at the same time, kung hindi naman ganun kalaking bagay, i-share nyo na rin, right? So, maraming salamat mga kasibak sa panonood ng munting vlog natin na to ngayon. And inuulit ko, hopefully, sana maging okay na ang lahat, lalo na sa kabila ng crisis na dinadanas hindi lang ng ating bansa, kundi ng buong mundo. Alright, so lagi niyong tatandaan yung palagi namin sinasabi, always strive for progress, not for perfection. Okay lang babagal, basta umaabante. Stay safe mga kasibak, ride safe, bye-bye.